Sino nga bang mas malakas kapag naglaban itong si Pickle at si Yujiro? Sino nga bang mananalo sa kanilang dalawa? Yan ang ating mga tanong na sasagutin sa video ito. At bago tayo magsimula, pindutin mo muna ang like at subscribe button para na rin sa pagsuporta sa ating YouTube channel. At paalala ko lang sa inyo, lahat ng mga sasabihin ko sa video ito ay aking mga nakita lang at mga napanood dito sa anime series na Baki. At ngayon may pagkukumpara na natin ang lakas nito ni Pickle at ni Yujiro. At tara, simulan na natin. Ang nakita nga lang natin na paglalaban nito ni Yujiro at ni Pickle ay itong pag-fistbump sa isa't isa kung saan winelcome nga nito ni Yujiro itong si Pickle sa kasalukuyan. At kita naman natin sa kanilang dalawang mukha kung saan itong si Yujiro ay nabigla sa lakas nito ni Pickle at ito namang si Pickle ay naramdaman niya nga ang isang malakas na dinosaur. At unay na nga natin pagkumpara sa kanila itong physical na lakas. Unay na nga natin itong si Pickle. Kung sa physical na lakas ay masasabi kong dito kay Pickle kung saan meron nga itong katawan na kakaiba. Itong mga buto at balat muscle niya ay sobrang titibay at nasaksihan nga natin talaga ang tibay o durability ng pangatawan nito ni Pickle kung saan nakita nga natin na kahit anong technique ang ginamit sa kanya ay hindi siya natalo. At dahil nga galing siya sa sinuunang panahon ay wala siyang kamuang-muang dito sa martial arts at lahat ng mga tinalo niya ay martial artist at wala kang talab sa kanya yun at gamit niya lang doon ay physical na lakas o puwersa. At eto nga daw ang matatawag na pinaka-perfectong katawan sa pakikipaglaban. At eto nga si Yujiro ay nainggit nga rin dito sa pangatawan nito ni Pickle. Kaya ang physical na lakas at katawan ay dito nga tayo kay Pickle. Hindi naman ganun kalaki ang lamang ng physical na lakas nito ni Pickle dito kay Yujiro. Dahil nga etong si Yujiro ay marami nang napatunayan katulad na lang ng Vietnam War. At dumito naman tayo sa teknik ng pakikipaglaban. Kung dito nga sa physical na lakas ay nilamangan etong si Yujiro, dito nga sa teknik ay nilamon niya nga ng buo etong si Pickle. Alam naman natin etong si Pickle, ang kanyang pinakamalakas na teknik lang ay etong pagkagat niya at nakita natin na sobrang lakas nun. Ngunit yun nga lang ang pinakamalakas na teknik nito ni Pickle o yun nga lang ang alas niya sa pakikipaglaban. Pero etong nga si Yujiro ay sobrang daming teknik sa pakikipaglaban. At maliban nga sa iba ng teknik na sobrang lalakas ay meron nga itong dalawang teknik na kinakatakot. Kung saan in-explain ko nga sa ating nakaraang video. At kung interesado ka nga sa dalawang pinakamalakas na teknik nito ni Yujiro, ay pumunta ka nga dito sa ating description kung saan ilalagay ko nga dyan ang link kung gaano kalakas etong si Yujiro, ang tatay ni Yujiro. Yan ko nga in-explain ang pinakamalakas na teknik netong mga Hanma. Ang dalawang teknik nga na ito ay tinatawag na Dress at ang Demon Back. Ang dalawang teknik na ito ay unique talaga kung saan gumagana lang o mga nakakagamit lang neto ay etong mga Hanma, lalo na nga ang teknik na Dress kung saan dalawa lang ang nakakagamit nito. Eto nga si Yujiro at ang kanyang ama na si Yujiro. Okay guys, all one na nga ang score ng ating dalawang mandirigma kung saan nanalo nga etong si Pickle sa physical na lakas at eto namang si Yujiro ay nanalo dito sa mga teknik. At kung pagsasamahin nga ang lakas at teknik ay dito tayo kay Yujiro at dadagdagan natin siya ng 1 puntos kung saan 2-1 na ang standing. Anyway, pumunta naman tayo dito sa talino sa pakikipaglaban. At kung pag-uusapan nga ang lakas sa talino ay dito na tayo kay Yujiro kung saan nakita naman natin ang talino nito dahil nga kaya niyang basahin ang kalaban niya. At maparaan din to sa pakikipaglaban kung saan nalalaman niya nga agad ang kahinaan ng kanyang kalaban. At dito naman tayo kay Pickle kung saan nakita nga rin natin ang talino nito ni Pickle sa pakikipaglaban dito kay Jack Hanma. Kung saan nakita nga natin ay naguluhan nga etong si Jack Hanma sa kanyang pakikipaglaban dito kay Pickle dahil nga etong nga si Pickle ay hindi nga tinatablan ng mga atake niya. Pero hindi niya nga alam na may ginagawa pala itong si Pickle na kababalaghan dito kay Jack Hanma kung saan parang hindi nga siya umatras. At yun nga ang pagbalik sa kanyang kinatatayuan kung saan nakita naman natin na tumatalon pala itong si Pickle sa gilid ng ring para nga makabalik sa kanyang pwesto. At ito namang si Jack Hanma ay nagulat talaga sa mga nangyari at hindi niya napansin agad yun. At matapos nga ang pakikipaglaban dito kay Jack Hanma at natalo na ito ay nakaramdam nga itong si Pickle ng panganib dito kay Jack Hanma. At sobrang talino nga doon at utak na ito ni Pickle dahil nga hindi niya nilabanan o hindi niya nga nilapitan itong si Jack Hanma. Dahil nga kung tinuloy nga neto ni Pickle ang paglapit dito kay Jack ay siguradong tapos nga etong si Pickle kung saan may nakaandangan trap etong si Jack Hanma. At balik na nga tayo sa kanilang standing kung saan eto nga si Yujiro Hanma ay nakatatlong puntos na at eto pa rin si Pickle ay nasa isa pa rin. At ayon nga sa aking pagkukumpara ng kanilang mga abilidad ay eto nga si Yujiro ang lumamang o ang mananalo sa laban pag naglaban sila. Dahil nga etong si Yujiro ay kumpleto o rikado kung saan meron siyang lakas at talino at meron siyang mga sandata ng mga teknik sa pakikipaglaban. Hindi ko naman
sinasabi na walang sandata, talino at lakas etong si Pigel. Ang sinasabi ko lang dito ay mas lamang talaga etong si Yujiro dito kay Pigel. Pero kung nagkataon nga na nagkaroon nga ng laban etong si Yujiro at Pigel, ay masasabi kong sobrang ganda ng laban na yun dahil nga mabubuhos na ito ni Yujiro ang buong lakas niya dito kay Pigel. At siguradong mahirapan nga etong si Yujiro dito kay Pigel dahil nga sobrang lakas din na ito ni Pigel kung saan galing nga ito sa sinaunang panahon. Pero kung nabigyan nga ng laban etong si Yujiro at Pigel ay masasabi kong kay Yujiro pa rin ako. Bakit? Dahil nga dito sa laban ni Baki at Pigel ay nahirapan na etong si Pigel. Kung hindi nga lang gumamit o hindi nga lang hinamon neto ni Baki etong si Pigel ng mano-mano, ay masasabi kong mananalo doon si Baki. At kung nagkataon talaga na nabigyan ng laban ng dalawang karakter na to, ay masasabi kong sobrang ganda ng laban dahil nga etong si Yujiro ay malalabas niya ang buong kapangyarihan niya o lakas niya. At eto namang si Pigel ay sobrang lakas ng durability o pangangatawan. Siguradong hindi nga babagsak si Pigel sa isang technique lang neto ni Yujiro at masasabi kong manggigigil si Yujiro dito at mapapatay niya itong si Pigel. Yun na lang muna ang ating pagkumpara sa laban nito ni Yujiro at ni Pigel dahil nga baka maumay kayo pag gumaba itong video. At kung gusto nyo nga gawa ng part 2 ng laban na to ay sigurado yun yung mag-like kayo. Pabutin nyo lang ng 50 likes ay gagawa na agad tayo ng part 2 ng laban nito ni Yujiro at ni Pigel. At bago tayo magtapos ay shoutout pala muna sa kanila. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating YouTube channel at sa pag-comment sa ating video. Maraming salamat sa inyo at kung gusto mo rin magpa-shoutout ay mag-comment ka lang din sa baba ng video na to. Sino nga ba talaga ang mas malakas para sa'yo? Kung eto nga ba si Pigel o etong si Yujiro? At tulad nga na sinasabi ko sa una pa lang, ang aking mga nabasa, nakita at napanood lang sa Baki series sa mga sabi ko dito sa video nito. At hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat sa panonood. Peace out!